Si Mr. Rederick Sanchez, ang gusto lang niyang hingi ng tulong, idol, gusto daw niya makapagtinda mula sa palengke. Kayo ho ay pinalayas ng bagong chairman. Yung dating chairman, pinapayagan kayo magtinda sa inyong pwesto. Opo. At meron siya mga permit na dala-dala. Nasaan yung permit? Pakita natin. Ngayon, sir, all of a sudden, pinahinto na kayo ng bagong chairman na magtinda doon sa pwesto nyo. Opo. At ay binigyan na dahilan sapagkat pirated daw po yung tinda ko, pero nung una po, nung unang kinausap niya po ako, may nagre-reklamo daw po ng residente doon sa street namin. Okay. So ang binigay po na dahilan ni chairman, yung lumang chairman, alam niya ba na pirated po yung tinda nyo? Mm. Despite that, binibigyan pa rin kayo ng permit na makapagpaninda. Opo, sir. Etong bagong chairman, ayaw niya na nagtitinda kayo ng pirated. Ako lang pong ano, pero ang dami pong mga nagtitinda doon. Ako lang pong binabawal ng ganyan. Ay, yung iba, nagtitinda ng pirated sa lugar na yon. Ikaw lang, bukod tangi. Opo. So sir, bigyan niyo po ako ng dahilan bakit papayagan ko kayo, I mean, tutulungan ko kayo na magtinda ng pirated. Hindi, kung bawal na po yung ano, binabawal niya po ako, na ganito po yung ano ko, sana po, papalitan ko po yung tinda ko. Hindi po yung tatanggalin niya po ako sa pwesto. Sige, sige. So, pag ikaw ay hindi na nagtinda ng pirated, tutulungan kita. Opo. Pero ngayon, pirated yung paninda mo, hindi kita tutulungan. Opo, sir. Okay sa iyan. Opo, okay po. Sige. Chairman Bernard Boggs Direct, magandang hapon po, chairman. At sabi mo, maraming titinda doon ng mga pirated, hindi lang ikaw. Opo. Chairman, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Opo. Sir, inaamin po ni Mr. Sanchez na siya po ay pinatigil niyong magtinda doon sa kanyang pwesto sapagkat pirated po yung kanyang mga paninda. Okay po yun. Tama po yun. I agree. However, ang sabi niya, sir, hindi lang naman daw siya ang nagtitinda ng pirated na mga CD doon, kundi maging marami na parang iba. Opo. Sana, sir, ipatigil mo na rin lahat. Opo. Sir, eto pa po. Hindi lang po regarding po doon sa tinitinda niya, yung ano sa kanya. May complaint po doon sa kinita na regarding po sa mga in case of emergency, wala pong lalabasan yung mga sasakyan at tricycle. Ni tao man po, nung nakatayo po yung pwesto niya, ni tao, nahihirapan pong dumaan sa kinita. At the same time po, may incidente pong nasunugan yung street na yon. O limbawa po, nagkataon during flea market day, nagkasunog po. Mamamatay na po dahil dead end po yung kinita na yon. Mamamatayan po doon sa may bandang dulo, kung halimbawa man po, sa bungad po ang nagkaroon ng sunog. May incident po na ano, kaya po kumukuha po ako ng incident report sa fire department regarding po doon sa complaint ng mga complainant doon po sa Pandeglia Street. Sige. Chairman, you don't have to explain. I agree. All right. Opo. Sir Roderick, meron kang before and after. Mabuti to. Talagang kompleto Ricardo, si Ika nga. Nagpakita siya ng before. Yung buong iskinita, inukupa mo. Tama, sir? Ng paninda mo? Opo. Ang galing, ano? Dito sa before, ganda ng mga paninda ni sir. Puro mga pirated nga, no? Opo. Ano ka ba nagpa-pirate, sir? Hindi po, sir. Yung ano po? Paano ang sistema ginagawa mo? Yung pong, garba ko, isa pong gumagawa sa mga kanta. Pero yung mga binburn nyo? Opo. Pero yung mga movie, binibili ko rin po sa mga Muslim. Pero mga pirated din yun. Kaya binibili mo. Okay. Ngayon, sir. Ngayon, tingnan mo ninsa. Yung before, pakita natin. Ayan, inukupan ni sir yung buong iskinita at nandun yung kanya mga pirated na mga paninda. Ayun, okay. Ngayon, after nung binawalan na si chairman, ang ganda nitong ano, iskinita, pwede ka na matulog dito. Pwede ka nang tumakbo-takbo, magpatentero. Tama lang, sir, yung ginawa ni chairman. Opo, pero pinsan niya po yung pinalagay niya, sir. Yung pinsan niya, napakaliit lang po na... Pwede ko naman pong, nakiusap na po ako sa kanya, sir. Pwede ko naman pong liitan, kapitan, sabi ko. Hindi, sabi niya, totaling... Sir, tama si chairman. Opo. Chairman, congratulations, chairman. Opo. Pero chairman, teka muna, hindi pa ako tapos. Opo. Pero chairman, kulang pa. Marami rin din daw pong chairman nagtitinda ng mga pirated sa lugar. Bakit hindi nyo patigil lahat? Ito po, sir. Gumagawa nga po kaming letter through... ipapas po namin sa OMB regarding po doon sa concern niya. Nag-ano na po akong letter para i-address sa OMB para po regarding sa mga pirated CD within my vicinity.
kasi po nag-session po kami kahapon na napag-usapan po namin na regarding sa mga nagtitinda ng CD. Okay. So, okay. Hindi po sinasabi niya na sinisingle out po siya. Hindi po yun. Kaso may insidente lang po nangyari at may complaint po siya dun sa eskinita na yon. Kaya po, ganun. At the same time po. Aha. So, therefore, kung wala palang nag-complain, tuloy-tuloy lang sana yung paninda niya na nakaharang siya sa bangketa, sa iskinita, no problem. Nagtitinda siya ng mga pirated na mga materials, no problem. Kung wala pala nagreklamo. Chairman, linisin mo na yung teritoryo mo nitong mga bendo nagtitinda ng mga pirated materials. Okay, Chairman? Bago pa lang po akong kapitan, sir. Bali, 2 months, may ikit pa lang po ako nakaupo. 2 months pa lang po. Hindi naman po ako yung dating chairman. Okay. Sige. Pero sir, sige. Okay. Ngayon, alam niyo na po sir na marami pala natitinda ng mga pirated materials diyan sa iyong teritoryo. So ano pong gagawin mo, sir? Sir, ito po. Yun nga po, nagka-contact po ako ng letter. Papadala ko po sa OMB. Sinesearch ko po kung may opisina po sila dito sa region para po maipass ko po sa kanila yung letter regarding po sa mga pirated CD po. Opo sir, dapat sir inactionan nyo kahit wala nang reklamo sir. Kung wala pala nagreklamo sir, tuloy-tuloy lang palang maliligay ang araw nitong complaint namin dito si Mr. Roderick. Walang problema na siya ay magtitinda na nakaharang po siya sa bangketa na kahit na magkasunog, walang problema basta't wala nagreklamo. Kayo mga politiko, umaaksyon kayo dahil meron talagang problema kahit na walang nagreklamo. Okay sir? Apo. Thank you, sir. Katunayan po, sir, nag-clearing po talaga kami regarding po sa flea market. Dati po kasi may nagtitinda sa gitna, although na nung ako po yung naupo. Ako lang po clearing po, sir. Inalis ko po yung nagtitinda sa gitna. Sir, sabi niya, ikaw lang daw, siya lang daw kini-clearing mo. Sige. Kausapin mo si chairman. Kapitan, ako mo yung kiklear mo. Ikit mo naman, ring skinita, tinlangan ating magtinda, pero yako, burin papagtindan. At para-paro lang kami para-paro kami ng ating permit. Ano may ordinance po sir. Okay. Para-paro po kami may permit sir bakit ako po hindi niya po nagtitinda yung mga ibang skinita, mayroon nagtitinda po sila. Dapat kita mo chairman? Sa akala mo gumawa ka ng kabutihan, bias ikaw po pa ngayon ang nabutasan na bias. Sana pag kong nagpasara ka, nagpa-stop ka ng operation ng isang illegal vendor, lahatin mo across the board. Di naman po, di may revocation na po yung permit niya, sir. Sir, i-revoke mo rin ang permit ng lahat ng mga illegal vendors sa iyong lugar para patas, para hindi ka mabutasan. Eh ngayon, nabutasan ka. Tama nga naman, may punto nga naman siya. Hindi lang naman siya ang illegal vendor na titinda dyan ng mga pirated materials, kundi marami pang iba. Lahat yun. Pasara nyo. Ewan ko lang po, sir. Yeah. Talagang kinagagalit niya po sa akin. Masyado niya po akong pinipersonal. Bakit? Bakit nagalit sa'yo? Kasi nagihingi po siya ng tent sa akin, hindi ko po siya pinagbigyan. Ano hiningi niya? Yung tent po pinagtitinda ko. Hiningi niya tent? Opo, nagtanim po ng sama na loob. Ano gagawin niya sa tent? Ewan po sa kanya. Sa totoo lang po yan, sir. Kababata ko po yan. Oh. Yung kung isang iskinita lang, kung saan po ako nagtitinda, yung iskinita na yun, doon po kami pinanganak pareho. Oh. Sir, tapos ganyan po masyadong ano niya sa akin. Hindi na pala kay iba dito kay Sir Roderick. Totoo po yun. Yung chewing niya, chewing ko rin. Alas pinsan niya, pinsan ko rin. Wala naman pong iba sa amin, sir. Ewan ko masyado pong ano siya. Pinipersonal ka? Opo. Dapat lahat kayo tinanggal? Opo. Okay. So, Chairman, okay na dito kay Sir Roderick na matanggal na siya sa pagninegosyo basta't isama mo lahat ng mga katulad niyang illegal sa lugar na yun. Pwede, sir? Nawala si Chairman. Sige. Ilalakad po natin to, Sir Roderick. Salamat po sa pagpunta. Opo. Para matapos na po. Una, sir, tama lang naman dapat, sir, yung pong bangketa at yung pong iskinita, yan po'y para sa mga tao. Opo. Hindi po para sa mga vendors, opo, para sa mga paninda. Tama nga naman, nung ikaw po'y nakaposto rito, walang madaanan in case of sunog. Hindi, sir, Rafael, maluwang po yung daan yan, sir, yung kabilang pong pwesto, yun ang... Hindi, kaya nga, sir, ito, now, dito, yung nakaposto ka. Opo. O, inukupan mo yung buong skinita. Opo. Ngayon, nung tinanggal, ang linis-linis. Oh. Opo. Tsaka sir, yung pong mga residente dyan, nagpirma po sila na anda po sila sumuporta po sa akin na hindi po sila pumapayag na maalis po ako doon. Kahit tapos, na alam nila, pirated yung tinitinda mo? Yung pagkaano po nila, yung pagtitinda, pagkabuhay ko lang pong inintindi nila. Tapos yung pong nagpirma ng ano sir, sa akin. Sir, I'll tell you what. Kung ikaw po ay nagtitinda sa tamang pwesto, alam mo, sa palengke, opo, tapos
hindi pirated ang tinitinda mo, ilalaban kita ng patayan. Apa, pero sir, since itong paninda mo, number one, illegal sapagkat mga pirated, and then number two, nakakaharang ka talaga po sa daloy ng apa, ng foot traffic, yung mga tao hindi na nakakadaan dahil inukupan mo na yung buong iskinita, hindi kita tutulungan. Apa. However, tutulungan kita na dapat lahat kayo dyan sa lugar na yan, ng mga illegal vendors matanggal. Apa. Okay, sir? Deal? Okay, chairman. Apo. So chairman, apo, lahat po ng mga inuukop pa po yung mga iskinita na wala na madana ng tao, palayasin mo chairman. Apo. At saka yung nagtitinda po ng mga pirated, palayasin mo rin chairman. Huwag lang siya. Apo. Asahan po namin chairman. Apo. So chairman, by next week, wala na po yung mga pirated dyan at wala na po yung mga nakaharang sa mga iskinita. Tama sir? Apo. Meron pa po nga, sir, yung mga ibang nagpirma po sa akin na nagsusuporta doon sa iskinita namin. Bakit? Ba't may mga supporters ka, sir? Yung, kasi doon po akong pinanganak, sir. Taga doon po ako. Pero alam nila na illegal yung ginagawa mo. Hindi po yung pagtitinda po kasi yung doon minamatwid po. Ano po yun? Yung pong pagtitinda ko, dahil once a week lang po kami nag-aanap buhay, siyempre meron po akong anak na nag-aaral. Alam mo sir, wala naman masama sa paghanap buhay. Gustong gusto ko yan. In fact, sasaluduhan kita dyan. Apo. Pero yung paghanap buhay na nasa tamang lugar. Apo. Eh, wala ko kayo sa tamang lugar. Una, literal, wala ko kayo sa tamang lugar sapagkat kayo po yung nag-uukupan ng iskinita. Number two, wala kayo sa tama sapagkat kayo po yung nagtitinda ng mga illegal materials. Tanggap okay, po yun, Sir Rapi Idol. Pwede naman po ako magpalit po ng paninda. Sige, magpalit ka ng paninda muna. Pag nagpalit ka ng paninda, tutulungan kita na magkaroon ka ng magandang pwesto sa palengke. Yun ang tamang lugar. Magpapalit po ako, Idol. Good, sige. Apo. Sir Chairman, ha? Next week, wala apo, na po apo yung mga illegal vendor. Ha? Salamat po, Chairman. Apo. Okay po. So, sir, thank you po. Ganito, tutulungan kita. Apo. Hanap ka ng ibang mga gamit na pwede mo itinda. Magpaano po, pagkain po yung plano namin. Kasi very sa totoo lang po, matumal na po yung alos USB na po yung gamit USB ng mga tao. Sabi ko sa'yo eh. Apo. Di ba? Matuman na yung mga illegal. Opo. Okay, good. Tuloy ko po yung sir. Yung pong nagpirma po doon sa doon sa sumusuporta sa akin. Kumukuha po ng barangay clearance doon po sa kay kapitan. Hindi po niya binibigyan. Sige, sir. Masyado po niya pinipersonal. Sige, sir. Sir, magpalit po kayo opo, ng ganun na lang mga po gamit ay titinda nyo, tutulungan kita. Promise po. Yes, sige po sir. Punta ka rito, tutulungan kita sir. Promise din sir. Opo. Okay? Thank you po sir. Salamat po Sir Roderick. Ingat po kayo. God bless po sir. Thank you. Thank you po.